Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 21, 2022. So tinayin ng market natin yung gain natin kahapon na. Ayan, so nagkaroon po siya ng profit taking kasi meron tayong net foreign selling na 206.04 million. Ayan, so nagbenta muna yung ating foreign investors pero tingnan natin bukas kasi mukhang maganda yung ano yung US market natin. So hopefully sumabay tayo sa kanya bukas. Ayan, so nag-close yung ating index ng 7061.49 at meron tayong loss na negative 1.13%. Ayan, so kinain nga po niya yung gain po ng index natin kahapon na yan. So hopefully hindi mag-retouch dun sa ano kasi may gap siya eh. So baka i-retest niyan. Ayan, so ito po yung mga trending stocks natin. So nanguna si SEC. So hindi ko alam kung bakit pero anyway, gumaganda kasi yung price action. So puro mining ngayon, oh, si FNI, si Nickel, si DMC. So dalawa lang dito yung hindi. Sa telecoms po natin, si dito at saka si ASEN. So ASEN, di ba? Kinain din niya yung gain niya kahapon naman. Okay? So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, yung pong ating disclaimer, pakibasa na lang po ng maigi. So yung ginagawa po natin na vlog is for education purposes lang po. So huwag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks kasi meron pong involved na risk. Tapos double check mo po yan ha kasi ikaw dapat yung di-decide kung ano pong stocks yung binibili mo naman. So kahit sa crypto, kahit sa eto sa stocks, merong risk yan. So forex, ayan. So meron din pong risk yung mga yan. Okay po. So sa mga bago naman dito sa ating trading channel na Palaboy Trader, so don't forget to subscribe. And then kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, meron pa tayong membership button. So click mo lang yan guys. And then message mo na lang po ako kung sumali ka doon sa ating trading committee. Para maisama naman kita. And then check mo yung bagong promo po nitong si 2 Trade Asia natin. Ayan, so 10K na lang yung ating 2 Trade Asia Prime until May 26. Kung gusto mong gamitin siya, yung ginagamit ko po dito sa ating charting at saka yung ating monitoring ng ating index at saka yung mga stats ng ating mga stocks. Tapos, pag sumali ka dito, meron po siyang promo. So double check mo na po yung doble panalo promo nitong si 2 Trade Asia po natin. Okay? So, follow mo ako dyan. And then, kung gusto mo lang, kung ayaw mo sumali sa membership natin dyan, is pwede ka rin lang naman mag-subscribe and then managkala lang po yung ating mga upload. Company reviews, profit or loss, basic indicators, and then, syempre, yung ating risk management. So, kailangan po natin yan. And then, follow mo ako guys dito sa ating Palaboy Trader Crypto Auto channel kung saan nagre-review naman tayo ng ating mga play turn games. Ayan. So kung curious ka, check mo yan. Tapos, gaya na sabi ko sa inyo, behind the scenes, nagtitrade din tayo ng mga tokens ng ating mga crypto games naman. Okay? So follow mo ako dyan. Ganun din po sa ating social media na Palaboy Trader, yung ating Facebook page. Check mo po yan. Tapos sa mga articles, basic lang naman about sa stock market, check mo po yung ating Bodega Peak. Yan, so tingnan natin. Konti lang naman yata yung mga na-retweet ko dito. Yung iba, marami siya pero paulit-ulit na information galing po sa ating mga brokerage naman. Ayan. So tingnan natin kung ano yung mga meron for today. So meron nga tayong loss na 206.04 million. So ang traded value natin is, tama ba? 6 billion. So medyo malaki yan ha. Mamaya tingnan natin doon sa summary ni 2 Trade Asia. Ayan. So binawi din yung gains natin. Oh. So property, grabe yung bagsak. So nag-loss siya, negative 2.16%. Tapos si holding, si industrial, si mining. After, di ba kahapon si mining yung lagapak. Siya naman yung ano, pinuntahan ngayon ulit ng ating mga traders at saka investors ng ating market. Okay, so BLL nagpaparamdam. The company is cementing its position as a developer with widest geographical reach as they plan to launch 44 states or mixed-use urban development in 23 cities. Ayan. So mag-expand daw si BLL natin kasi pabagsak ng pabagsak yung kanyang tokens or rather yung kanyang price action. Elfen, BOD approved the property purchase amounting to roughly 260 million in Lemery, Batangas. OV, Philodrail Corporation posted a net income of 36.2 million in 2021. So, pero hindi natin masyadong napapansin itong mga stocks natin. FNI on Wednesday said expects to exceed its target shipment of 5.5 million wet metric tons. Ayan, so wet pala yun. For 2022 after making its first
shipment for the year. Tapos, di ba, ito yung napabalita kahapon na nag-start na siya mag-ship na kanya nickel products sa bandang China. So, yun kaya yung catalyst. Kaya nag-start na mag-breakout yung ating price action. BPI reports lower trading gains. IMF prognosis sends PSE swinging above 7,100. So, ito yung, ano, yung catalyst daw natin kahapon. Infrastructure spending likely pick up in March. GMA 7 allotted 1.98 billion for capital expenditure to ramp up its expansion of digital transformation naman. Ayan, so, transmission. CREIT, the company is transitioning to more guaranteed land lease earnings after reporting 117% surge in profit last year. Ayan, so hindi pa nagpa-price in yung mga magagandang earnings ng ating company. Keeper, pumipitik pala si Keeper natin. The Keeper says 2021 net income reached record 1.58 billion pesos. Ano yan? Gains ba yan? ASN, price action showing signs of life pero medyo natulog ngayon. PLDT is announcing that it's allocating 76 to 80 billion in capex this year. Shell PH renewed its partnership with Filipina Shell Petroleum. Mer announce a schedule of power service interruptions pala. Oh. So, summer na summer, tapos walang kuryente, di ba? Keeper Holdings reported an all-time high of 1.58 billion net income in 2021. PLDT potentially increase capex. Manila Water to ramp up overseas expansion. At then si GMA, meron nga po siyang allocation. So, hanapin natin yung mga hindi pa natin nabasa dito. Manila Water, meron din. CREIT. Atlas Mining, ayan. Profit surge 31 times to 3.86 billion. So, laki pala ng kita nitong si Atlas natin. Ha. Hindi ko napansin yung, ano, yung ating price action. Field REIT, first declaration to declare Q1 dividends. FNI, ito, since first nickel shipment on China. Ayan. So, ito yung catalyst natin sa kanya. Tapos, ano pa ba? Si CREIT nandyan, si Keepers, si Bilyonario. Meron siya news about dito kay City Core natin. Then, the rest is okay na. So, pares lang siya sa current na mga news galing sa ibang mga brokers po natin. Okay? So, ngayon, balik tayo dun sa ating sa batayos. Ayan, ito muna. Nakalimutan ka na. Nawawala ako. Ayan, guys. Kung gusto yung sumali dito sa ating Patreon, is check mo po yung ating Patreon channel. So, kung gusto mong sumali sa ating membership, so check mo na lang po. So, pwede ka mag-try ng isang buwan. Depende sa'yo kung gusto mo siya. So, sama-sama po tayo sa ating trading community naman. Ayan. So, pwede po tayo mag-guide sa mga kasama natin na traders at saka investors po dito sa ating PSE market. So, check mo na lang po siya. May 2, 2022 yung ating opening po. So, tingin tayo sa summary ng ating index. Refresh ko lang siya para hindi siya mag-log out. So, medyo karamihan. Nagkaroon ng profit taking. So, yung mga high flyers natin kahapon, medyo bumagsak din si Jollibee, ICT, ASN, ayan, so nag-profit taking. At then ngayon, binuhat tayo ni Emperador. So, ang ganda ng chart ni ano, di ba? Emperador, mula doon sa sudden upsurge niya na 20% ng isang beses, patuloy na umakyat. So, tingin ko mga 19 yata o 20 ang target natin dito kay Emperador natin. Ha? Kasi nandun yung ano, pinaka-main na resistance. Ayan, so siya lang po yung bumuhat ng ating market for the day. So, yung iba is normal lang naman yung mga increase nila. Converge, ayan. Maganda rin po yung kanyang galawan. Tapos si BDO, di ba merong ano to, 20% stock dividend. So, tignan nyo na lang yung date. Baka magulat yan kung biglang mag-drop or mag-correct yung ating price action sa kanya. Ayan. So, yung traded value pala natin is 5.33 billion. So, medyo malakas siya ng konti. Pero nagbentahan, negative 1.13%. And then, meron nga tayong negative 206.045 net foreign selling for the day. Ayan, mas active sila. 52% foreign and then 48% po yung ating local participation naman sa kanya. Okay, so nawala yung mga chart natin dito. Ayan, so mapula kasi. Baka nag-update si 2Trade natin. Okay, so punta tayo dito sa ating charting. Ayan, pinag-aralan ko si ano, DMC natin kanina. Ayan, so kinain niya yung ano, yung gains ng index natin. Ayan, so sige, tignan natin bukas kasi nakita ko naman yung US market para maganda yung ano, yung galaw nila.
So, ito pa rin naman tayo. Nagkakaroon pa rin tayo ng correction sa kanya, no? Lower high pa. Pero hindi na siya lower high. So, hopefully, yan na yung bottom niya. 6,987. Tingnan natin bukas, hopefully, mag-bounce para masabi natin na kahit pa paano is sideways na lang itong si PSE natin. Kasi last time, di ba, nagkaroon siya ng lower high pattern dito. Yan. So, wag sana siyang pumasok ulit dito sa bandang loob. Pero sa pinapakita niya, parang ano na, nagsisideways na lang itong si PSE po natin. As long as nandiyan pa yung 300 million na nag-buy kahapon, di ba? Kasi 500 yung ano, net foreign buy natin kahapon. Pero ngayon is 200 million yung mga lumabas po ng mga investors dito sa ating market. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh. So, medyo malakas yung SIPA ng ating US market. So, nag-expect na tayo. Maganda yung closing nila for the day. Europe is okay siya. And then, dito sa bandang Asia. Ito pala yung ano, sinasabi na dahilan. Kaya, nagkaroon tayo ng profit taking. So, yung ating dito sa China, nag-slow na yata yung growth ng kanilang economy. So, dami tayo kasi malapit lang tayo dito sa bandang China, di ba? So, tingnan na lang natin. Kaya nag-drop siya ng ano, sobrang laki din, no? So, sabay sila lagi ni ano, ni Hang Seng natin, di ba? Kasi kinuha na ni ano, China itong si Hong Kong naman natin. Okay? So, the rest is okay naman yung trading nila or hindi masyadong bumagsak. May mga bumagsak pero okay lang naman siya. Ayan. So, ngayon, wala akong makita iba negative news dito na ano, na pwedeng maging reason para hindi magkaroon magandang trading for the day yung ating pong US market. Ayan. So, hopefully green siya para bukas may bounce po yung ating market naman. Okay? Cryptocurrencies is maganda. So, 42K pa rin si, ano, si Bitcoin natin. So, susunod marahil yung iba. Pero parang mas maraming red, ah. Yan, oh, nag-drop yung iba. So, si, ano lang, si Bitcoin lang yung ano, merong gain na 1% for the day naman. Ayan. So, very good. Medyo bullish ulit itong si cryptocurrencies natin. Tapos yung COVID cases natin. So, halos nandun pa rin. 365 kahapon. Ayan. So, below 1,000 pa rin yung ating daily cases naman. So, hindi kagaya dati, no? Maabot tayo ng 1.4 dito, no? Nag-stabilize tayo. Ayan. So, grabe, no? Yung transition ng ano, ng ating COVID cases naman. Okay po. So, yun lang yung mga nakita natin. Overall picture ng ating market. Yan. So, medyo sideways tayo. So, pag-usapan natin itong CSCC. So, wala naman ako ibang nakitang catalyst. So, siguro kasi nga, marami ako nakikita gumagawa ng chart sa kanya. Iniisip na ito na yung ano, start ng reversal niya kasi sumilip siya ng konti kanina. Pero nag-profit taking din naman. So, tingnan natin bukas. Hopefully nga, yan na yung pinaka-bottom niya para mag-start na mag-reverse na yung ating price action. So, para hindi ka malito, tanggalin ko yan. Kasi mag-ano pa yan eh. Bubuyelo muna itong CSCC natin. Ayan. So, maganda yung, ano, yung RSI movement. Tapos, nang start na mag-recover yung MACD. Tapos, meron siyang area dito kung saan pwede magkaroon siya na retry ulit na i-break yung ating 32 pesos. Ano ba yung ano, fair value nito? Nakalimutan ko na eh. Pero, alam ko, mas mataas pa sa 30 pesos yung fair value po nitong si SEC naman natin. So, comment nyo na lang dyan sa section para mabasa po ng ating mga kasama na nagsusubaybay dito po sa ating channel. Okay? So, meron siyang gain na 2.31%. So, gain naman siya. Net foreign selling, negative 19 million. Call CTSEC and main buyer. BCSEC, ABCACSEC, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? Next po natin si FNI. Ayan. So, ito maganda sa kanya, di ba? Namigay siya ng dividendo tapos clean-nose na niya. Pero si DMC, medyo pumalya siya kasi nagkaroon siya ng ano, profit-taking. Ayan, so ito yung maganda sa kanya, gaya sabi ko sa inyo. So, meron siyang, ano ba, ito pala. Meron tayong resistance dito. And then, meron siyang binubuo na ascending triangle formation. Ayan, so maganda yung ano, yung pattern po nitong si FNI. Tapos, di ba, meron naman siyang catalyst. So, nag-start na siya mag-ship ng nickel doon sa bandang China. So, hopefully, yan na yung isa sa mga reversal signs po nitong si FNI natin. Malakas ba? Meron siyang gain, 2.84%, 849 yung ating net foreign sell. So, HDI call ang buyer, call FMS yung ating pinaka-main seller. Okay? So, yan lang muna yung pattern natin sa kanya. Hopefully, yan na nga yung ano, reversal sign po nitong si FNI.
Next natin si Dito, para sa mga Dito Natics natin. Ayan. So, yan, pinag-usapan siya kasi parang ito yung ano, reversal candle ni ano. Meron siyang doji dito sa area na to. So, hopefully yan yung kanyang bottom. So, tignan natin. Kasi hindi pa rin naman siya, wala pa rin namang momentum si ano, si Dito natin. So, nagsa-sideways lang siya or yun nga, medyo mahina pa rin yung ating galaw. Pero meron siyang strong support sa psychological level na 5 pesos. Ayan. So, tingnan natin for the coming few days. Nasaan na yung effect? Parang wala yung epekto yung, ano, yung bill natin sa kanya. Di ba? Dapat papasukin niya ng ating mga foreigners. Di ba? Yung ating PSE. Yan. Yung ownership ng ating mga foreigners is medyo mataas na dapat sa 14%. Pero tingnan natin for the coming few days pa. So, hindi pa masyado malinaw kung saan yung direction ni Dito kasi nasa support lang naman siya. So, ano ba yan? Accumulation. So, meron siyang gain na 1.39% net foreign buying, 2 million. Call FMS, ayan, nandiyan si JP Morgan na naman, no? Top, yung buyer, tapos call SB Equities, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, resistance niya yung, ano, yung MA20. Next, so mining pa rin kasi sila yung maganda, si nickel natin. Ayan, so medyo mas maganda yung galaw ni nickel natin. Meron siyang breakout to. So, nag-breakout siya. So, kasi ito yung ano natin, di ba, na pinag-usapan natin last time. Ayan, very clear yung ano. Breakout po nitong si nickel natin. Meron din siyang volume. So, potentially, congrats kung meron ka. Baka meron pang igagalaw. So, meron siyang sumilip na siya dito. Ayan. So, ito maganda pag ano, nagkakaroon tayo ng ascending triangle formation. Then, nag-breakout. Medyo malakas yung, ano, yung galaw na yan. So, ayan, meron na tayo. Tingnan natin dito kung malampasan niya or i-fill niya yung gap up to 9.22. So, maganda rin yung ano, tingnan mo yung MACD. Nag-reverse na yung MACD at saka yung RSI direction. Ayan, so, hindi ko napansin to, sinigil natin. Ayan, nakapondo kasi tayo sa iba eh, kaya hindi muna tayo maka, ano, nandun tayo kay, ano, emperador. Ayan, so, meron tayong gain sa kanya, 2.81%. Malit lang, pero malakas yung net foreign niya, 42 million. So, merong nagtutulak. Credit Suisse call ang buyer, Meridian Asia Sec yung ating pinaka main seller. Ayan. So anyway, kasama na rin yan yung ano, mga good news about sa mga metal products pa natin. DMC, so ito yung sinasabi ko na okay na kanina umaga, nagkaroon pala siya ng ano, profit taking. So akala ko i-close niya yung gap, so wala pa. So nag-aantay pa siguro siya ng catalyst ulit bago i-close yung gap. So normally pag mga ganyan, talagang ano eh, 1 to 2 weeks no, bago ma-fill yung gap. If i-fill niya yung gap, kung malakas yung stocks natin, di ba? Pag mahina, magko-correct yung ano, yung price action. So based dito sa pinapakita niya, medyo mahina pa siya. Wala pa. So hindi pa natin makita yung ano, pambawi nitong CDMC doon sa dividendo na binigay naman niya. So tingnan natin yung price. Meron siyang 0.35% na gain, 10 million net foreign buying, Citisec Mandarin ang buyer, Call May Bank yung ating pinaka main seller sa kanya. And then lastly, si ASN. So, hopefully, correction lang yung nangyari sa kanya. Tingnan natin, nagiging malakas na resistance dito. Ah. Bullish na ako dito eh. Kala ko mga 9.4 na tayo, pero wala eh. So, nautog siya ulit dito sa malapit sa 8.86. Okay? So, anyway, okay pa rin naman yung, ano, yung galaw niya. Kasi, gaya na sabi natin, reversal ng, ano eh, reversal ng direction nitong si ASN naman natin. Pero hindi siya makaranggada. So, wala pa kasi siyang volume eh. Hindi pa ganun kalaki yung ano, mga buyers po nitong si ASN naman natin. Okay? So, yan lang muna yung galaw na nakita natin. Meron siyang loss, negative 1.74%, 1.2 million. Net foreign buying, JP Morgan ang buyer, and then May Bank yung ating pinaka main seller, 'di ba? So binenta ng binenta dito ni ano 'yan eh, tanda ko to eh. JP Morgan dito sa area ng to, nagbebenta na siya. Tapos ngayon bumabalik siya ulit na 'yan. Tingnan natin. Hopefully maitulak niyan si ASN po natin. Okay? So 'yun lang muna yung ating review. So isa pang araw. So hopefully maganda yung close natin. Okay sana si US para madala tayo yung setup. And then at least sa Friday of trading natin, okay yung weekends natin, 'di ba? Okay po, so yun lang muna yung ating review. Tingnan natin kung ano mangyari bukas. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube. Crypto ko to, follow mo ako dyan guys, yung ating Palaboy Trader Facebook account page. And then yung ating Bodega Peak Twitter account. Then yung ating Patreon guys. So May 2, 2022 yung ating opening. So kung sumunang guide dito sa ating PSE
markets naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.